Eto tanong ko ha, kaya mo bang mapagsabay ang pagchichismis at mga dapat mong gawin sa bahay? Aba eh, baka mas alam mo na ang istorya ng kapitbahay ninyo kaysa sa oras ng kain mo. Pero teka ha, ang mga tinaguriang marites, eh may kapupulutan naman daw na aral. Yan ang kwento inalam ni Athena Imperial. Ang mga marites, talagang itinitigil ang mga gawang bahay, makasagap lang ng latest. Pero ibahin nyo raw si Nez. 2-in-1 ang gimmick, ang paghuhugas ng mga pinagkainan at pakikipagdaldalan, talagang pinagsasabay. Pwede naman daw kasi, wala raw masebong pinggan ang hindi madadaan sa masayang kwentuhan. Yan ang linyahan ni Nez. Ang kanyang mga kwento, hindi lang niya sa lababo dinadala, kundi pati sa social media. Ito talaga yung the dream. Kasi ayang hugas serye po, hindi ko po yan sinadya. Gada po meron silang mga comments or mga tanong. Doon ko sinasagot habang naghugas ng pinggan. Maraming nakaka-relate, mga magulang na nakahinto lang sa bahay at ang ginagawa lang po yung mga gawaing bahay. So kumbaga po parang habang naghuhugas serye po ako, nakikipag-chismisan po sila sa akin. Natural na madaldal si Nez. Siguro dahil lagi may pagkain din eh. Kaya pati ang talambuhay niya at ng kanyang asawang Czech na si Willem na ikwento na niya sa buong barangay. Ang mga kalimitan po naming mga topic or discussion sa aking hugas serye ay ang pamumuhay po naming mag-asawa dito sa aming farm. Tapos po yung iba po mga personal questions din po, like kung anong trabaho, kung bakit wala pa daw kaming anak. Para po bang nai-encourage sila na alam niyo yun na gumawa ng mas marami na gawaing bahay na hindi nagre-reklamo, na hindi nagdadabog. Kasi ako nga daw na maraming tambak na hugasin, tsaka maraming gawain ay lagi pa nga daw nakangiti. Simple lang naman ang pamumuhay nila Nez at Willem. Ang kanilang bahay nakatirik sa gitna ng bukid. Wala rin kuryente, kaya ang kanilang pampalipas oras, vlogging. Nakakapag-charge lang sila ng cellphones at laptop dahil sa solar energy. Nakakatuwa na sa pagsimpleng pag-share namin mag-asawa ng simpleng pamumuhay namin, ang daming na-inspire, ang daming natutuwa. Unang nagkakilala ang dalawa ng magbakasyon si Willem dito sa Pilipinas noong 2014. I went to the Lucena by bus and then I didn't know anyone there and I was like looking for to maybe go to some falls or go to the nature out of the city. So that's how I met my asawa online. I was looking for a guide. So I went to Australia for like 4 months to work. I left her here. But when I came back, I right away proposed to her. Then we got married. 2 taon matapos silang ikasal, nagpa siya silang manirahan sa Czech Republic kasama ang pamilya ni Willem. Pero pinili nilang bumalik ng Pinas. It was really always our dream, you know, to have a farm in tropical country. Totoo. Because we love to be outside. We love beach. We picked Philippines because it would be much easier, especially for my wife. But for me as well, you know, to get with the culture because it's familiar. Alam nyo guys, kahit saan may marites, ano, mas maligaya ang buhay kung matatanggap mo yung maliliit na bagay na nangyayari sa'yo, na-appreciate mo. Kasi minsan nakakalimutan natin ipagpasalamat kung anong meron tayo. Masayang makipagtsikahan, pero mas masaya kung makabuluhan at hindi chismisan lang, kundi kapupulutan ng mga aral. Ako si Cedric Castillo at yan ang kwentong dapat alam mo. Excited ako sa magiging anak tong dalawa. Ay! Ano, perfect combination talaga yung morena ng Pilipina at yung Caucasian na blue-eyed. Pag naghalo yan, ano kong anak niyan artistahin palagi? Right. Yeah. Diretso diba? Yun sa pinilakang tabi. O, kadalasan nga, pagka yung gwapo-gwapo, gwapo at maganda, ang anak ay medyo... Tabla. Oo. Tabla. Pero pag yung exotic, tapos maputi, yes. Ang ganda palagi ng anak. Yo. For some reason, talagang bagay na bagay. Oo. Ayun si Mr. Porner, pinagpalit yung Prague, ano? Kanyang bakya. Dito siya namuhay. Alam mo, kakasawa ko yan. Ganun kasi tayo eh. Di ba tayong, the grass is always greener on the other side of the pasture, di ba? Amen. Kung sanay tayo sa maaraw na panahon, bahay kubo, ang gusto natin snow. Tsaka gusto natin mga
European. Tama. Diba? First world. Kami, magja-jacket pa tayo. Eh. Nakita mo naman yung taga-Czechoslovakia. Mm. Nagsawa na rin sa kultura ng Europa. Pumunta naman sa farm. Naging, bahay, naging farmer naman. Nakakami sa chinup eh. Oo. Yung panloob sa barong. Oo, diba? Naku naman. Ako'y happy din sa dalawa. Diba, tita pa? True. Nakasawa yung concrete jungle. Kailangan, punta ka doon sa minsan sa farm. Change of scenery. Mm? Ikaw ba, Patricia? Mm. Sa mga gusto tumira? Oh, sa mga gusto. Kahit saan, hindi ako choosy. Hindi ka choosy? Ikaw naman, talaga. Eh, tinatanong ka eh, parang kitchen. Totoo. Tipid mo sumagot. Seryoso. Mailap ito, napakailap ito.